Hi guys and welcome back to my channel. So, pasensya na kung yung lighting natin medyo hindi maganda. Medyo occupied kasi yung ano natin ngayon, filming room. So, anyway guys, welcome back to my channel. And for today's video, we're gonna talk about dun sa isang Swedish national na si Michael at saka itong si Eva Husay na nanloko sa isang Swedish national, pero siya ay may asawa. So, ito nga si Michael nagpunta kayo sa Raffi Tufo para na sabihin na ang kanyang pinuntahang girlfriend, Kono, ay merong asawa at anak at hindi ito single mother. So, nakilala niya si Eva sa isang dating site 5 years ago. At sinuportahan niya ito ng isa't kalahating taon dahil ito daw ay wala ng trabaho. So, sabi niya kay Raffi Tufo, gusto niyang mapahiya itong si Eva dahil para hindi na niya ulitin yung ginawa niya. At ito naman ding si Eva ay inamin din naman yung kasalanan niya. Last week, merong isang babae na 20 anyos na niloko ang 71 years old na Canadian. So, alam nyo, sa ngayong panahon, marami na talaga manluloko. And kawawa yung ating mga foreigners dahil sila ang mga naloko. Alam mo itong si Ate Eva, scammer, diba? So, nung tinawagan siya, sinabi niya, paano mo babayaran ang 290,000 na binigay sa'yo na pera ng foreigner? Sabi ba naman niya, ang asawa daw niya ay magbabayad dahil wala daw siyang trabaho. And willing na magbayad yung kanyang asawa na si Mr. Husay through installment basis, no? At saka merong isang bagsakang 60,000 na pinungutang pa ng asawa niya para lang mabayaran yung lahat ng pera na binigay sa kanya ng foreigner. Kung hindi nyo kayang panindigan ang foreigner, wag na wag nyo nang lolokohin dahil meron na ngayong Raffi Tufo. Ayan. So, hinding-hindi nyo matatakasan ang mga panluloko nyo sa foreigner. Kahit na hindi pa alam yan ng foreigner na merong Raffi Tufo, meron at merong magtuturo sa foreigner na pumunta kay Raffi Tufo para ma-solve ang kanyang problema dahil sikat na ngayon si Sir Raffi Tufo. Ayan. And, dito naman sa kanyang asawa, I don't buy it na sinasabi niyang hindi niya alam, na alam lang niya this week lang. Kasi tingnan mo, tinanong si Eva kung anong sabi ng asawa niya. So, sabi niya, bayaran doon ng asawa niya. Tapos, nag-away ba kayo? Pinagalitan ka ba? Sabi niya, hindi daw. I mean, kung asawa ko yun, eh siguro pinalayas na ako at tapos hiniwalayan na ako, diba? So, the fact na willing magbayad si Mr. Husay ng isang bagsak na 60,000 tapos installment basis, hindi ako naniniwalang wala siyang alam. May alam siya. Kasi sa isang taon at kalahati, okay, sorry Mr. Husay, gina-judge kita, pero ito lang talaga ang nasa isip ko. Na sa isang taon at kalahati na sinuportahan yung asawa mo, hindi ka ba nagtataka na wala siyang trabaho pero may pera siya? At saka, hindi mo ba nahuhulihan never, ever, once na meron siyang kausap or meron, you know, meron siyang kinakausap dyan sa messenger niya or kung saan man yan, hindi ako naniniwala. Itong si Ate Eva, first, niloko niya yung foreigner, niloko niya yung asawa niya, at saka yung dignidad niya, eh hinayaan niyang mayurakan. Okay? So, kay Mr. Husay, ikaw yung asawa ko, Mr. Husay, malamang iniwanan na ako ng asawa ko kasi nga, first of all, nagsinungaling ka sa akin, second of all, pinahiya mo ko bilang isang lalaki. And third of all, it's a form of cheating. Cheating is when you are married, tapos nakipagrelasyon ka sa iba, kahit nasabihin mo through internet lang yan or virtual relationship, it's still a form of cheating. So, hindi ako naniniwala na si Mr. Husay hindi niya alam na may piniperahang foreigner yung asawa niya. Ang tagal nun ha, that's 18 months. 18 months na sinuportahan niyo yung asawa mo, nagpapadala siya ng pera, tapos sabihin mo hindi mo alam pero willing ka magbayad? Ay,
si Mr. Husay, willing na pumunta, makapag-settle and all that. Tapos, walang nangyari sa inyo mag-asawa na hindi kayo nag-away. Hindi ako naniniwala doon. So, yun lang. Yun lang ang reaction ko. Kasi, gusto ko ilabas yung reaction ko. Although na kung sa iba, wala rin naman kwenta yung reaction ko, diba? Gusto kong sabihin na hindi ako naniniwala na hindi alam ni Mr. Husay. Yun. At saka, ikaw, Ate Eva, tigil-tigilan mo na, magbagong buhay ka na. Magbagong buhay ka na sa mga ginagawa mo. And, advice ko sa mga babae na gustong makapagrelasyon sa mga foreigners dahil lang sa pera, huwag nyo nang gawin yun. Huwag nyo nang gawin yun. Mapapahiya lang kayo. Magsisisi kayo sa gagawin nyo dahil meron ng Sir Rafi Tulfo na tutulong sa mga foreigner para mabigyan sila ng justice. Okay? Sa panluloko sa kanila or pang sa scam sa kanila. So, huwag nyo nang gawin yun. Kung hindi kayo willing na ibigay ang buong sarili nyo, kung meron kayong mga doubts na hindi kayo sigurado kung gusto nyo ba tong foreigner na to o hindi, huwag nyo nang gawin. Kasi yung mga foreigner, naghahanap sila ng Filipino, ng Filipina, kasi sa naririnig ko, ang gusto nila sa mga Filipinas dahil ang Philippines nga naman ay walang divorce. So, most likely na gusto nila ang, you know, long-term relationship. Syempre, pag nag-asawa sila, kailangan, gusto nila forever kasi kung, you know, they've been in a relationship before na hindi nag-work, gusto nila this time mag-work. Pero, pag kayo, ang ginagawa nyo, ini-scam nyo lang yung mga foreigner, tapos, pineperahan nyo lang, eh, lahat ng Pilipina nadadamay na merong may mga magandang intention. So, dun sa mga Pinay na hindi magandang intention at merong mga maitim na balak sa foreigner, huwag nyo na pong ituloy. Dahil, andyan po si Raffer Tufo, mapapahiya lang po kayo. Ayan. So, abangan natin guys ang part 2. Gusto kong makita yung part 2 kasi tingnan natin kung paano nila gagawin yung settlement or paano nila gagawin yung installment basis na yan. But, yun lang. Yun ang masasabi ko. Salamat sa mga nanood. Thank you guys for watching. And abangan natin guys ang part 2. Okay? Bye!